Ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa forgiveness. Alam ko po na lahat ng naniniwala sa Panginoong Jesus ay alam ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa binasa ko, ang pinaka-central focus ay ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Yan po ang palaging naiisip ng tao, ang pag-ibig ng Diyos. Pero ngayon, ang pinapa-highlight po niya ay ang forgiveness naman niya. Forgiveness, kanino po? Sa ating lahat. Kung mapapansin po ninyo, sa binasa ko na, inoffer ng Diyos ang unang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Ano po ito? Una, pakinggan niyo pong mabuti. At dapat po ninyo itong mahalagahin. Una, ang pag-ibig ng Diyos Ama. Pangalawa, ang pag-ibig ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pangatlo, ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa piling po niya. Now, yung tatlo pong yan ay mapapa sa atin, gawa ng forgiveness po ng Panginoon sa atin. Again, kanino? Well, sabi po ng Ama, sa sino mang sumampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, sa lahat inoffer. Hindi sa konti lang o maliit lang na nagawang kasalanan, kundi sa lahat. Gaano man kalaki, kadumi, kadami ang kasalanan. Ang importante, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, pagsisihan at itakwil ang kasalanan, at tanggapin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior ng inyo pong buhay. Now, gusto ko pong makita ninyo ang isa pang anggulo dito. Kung mapapansin po ninyo, yung love, yung buhay na walang hanggan, at yung forgiveness, inoffer po niya yan lahat ng libre, free gift po ito ng Diyos sa ating lahat. Pero ang makakatanggap lang ay yung mga sumasampalataya sa Kanya. So ibig sabihin po, kung hindi ka bibilib sa Panginoong Jesus, well, tinanggihan mo rin ang free gift na pag-ibig niya at ng Diyos Ama. Tinanggihan mo ang iyong salvation. Isa pa, tinanggihan mo rin ang next life pagkatapos ka mamatay dito sa lupa. Tinanggihan mo ang eternal life na kasama ang Diyos sa Kanyang kaharian. Now, saan ka ngayon mapupunta? Well, walang iba kung hindi sa hell. Kasama si Satan at ang lahat din ng hindi tinanggap ang inoffer ng Diyos na pag-ibig at pagpapatawad. I think maa-appreciate mo lamang ng malalim ang love and forgiveness ng Diyos kung malalim din ang pagkaintindi mo kung saan ka iniligtas ng Diyos. Maa-appreciate mo lamang ng malalim ang love and forgiveness ng Diyos kung malalim din ang pagkapasok ng kaunawaan mo kung gaano ka nakakatakot ang hell. Pakinggan niyo po ito. Ang description po ni A.W. Tozer, na galing din naman sa Bible,
and I quote, ang sabi po niya, think for a moment of a place where there is no beauty, no perfection of wisdom, no understanding of God's nature, a place of ugliness beyond anything we know here on earth. Think of the ugliest place on earth, the most morally depraved, o yung parang pinakamasamang place on earth. And it is nothing compared to the ugliness of hell. Hell was made for the devil and his demons. Hell is not a place for man. Man was created for heaven. But when sin came into the world and tarnished the image of God within man, he became disqualified for heaven. The only place that could receive him following his death was hell. Walang totoo po, glimpse pa lamang po yan kung gaano ka nakakatakot mapunta sa hell. Well, si Jesus mismo po ang nagpapatunay na mayroong hell. At ang Bible din mismo ang nagpapatunay na pagkatapos ang tao ay mamatay physically dito po sa mundong ito, hindi pa ito tapos. At ang totoo, ang pisikal na kamatayan po ay umpisa pa lamang sa pagpaso sa walang hanggan na pupuntahan. Una, eternity o walang hanggang buhay sa langit kapiling ang Diyos. Kung hindi ka mapupunta rito, wala pong iba pa na sasalo sa iyo, kundi ang pangalawang eternal destination, ang wala namang hanggang suffering in hell. Dito mararanasan ang tinatawag na second death o eternal separation from God because of sin. Well, sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ay nasa Revelation 21 verse 8. Ang sabi po rito, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, again, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Diyan po gusto ng Diyos na maligtas o parang i-snatch ang mga tao dito sa lupa. Ayaw niya pong mapunta ang sino man dito sa hell. Kaya po inoffer ng Diyos ang forgiveness of sin sapagkat ang sabi po sa Romans 3:23. Lahat daw po ng tao ay nagkasala. At sabi naman sa Romans 6:23, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Makinig po kayong mabuti. Last Tuesday, nung mag-uumpisa pa lamang po akong mag-worship, parang sinalubong na ako kagad ng Holy Spirit na parang excited i-reveal sa akin ang importance ng forgiveness ng Diyos. Kung itatranslate ko po ito para ma-imagine ninyo, parang ganito po ang pagkasabi niya doon po sa the way o klase ng pananalita na ginagamit ko. Well, gusto ko lamang pong klaruhin ito kasi minsan mayroon pong nagtanong sa akin kung Taglish daw po ba ang Diyos magsalita. Walang totoo, ang Panginoon po, through the Holy Spirit, ay nagsasalita ayon sa klase ng lengguaheng ginagamit mo. Ang usapan po kasi in the Spirit, parang mabilis,
parang kahit isang line lang ang naririnig mo, pero ang naiisip mo na nakikita mo rin, sanga-sanga na kaagad ang kadugtong na ibibigay niya sa iyo na hindi mo po kaya kasing isulat doon sa speed o sa kakayanan ng kamay mo magsulat. Pero mabilis po kayo nagkakaintindihan in the spirit. Kaya na-notice ko po, yung mga nire-reveal ng Panginoon, kahit pala papaano, may alam ka na ng background, gawa ng mga pinag-aralan mo na sa Word of God. Kasi lahat ng mga revelations, visions, or prophecies, kailangan po talaga tumutugma sa sinasabi sa Word of God. Kaya kung hindi po kasi kayo nagbabasa o nag-aaral ng Word, alam niyo po, madali kayong malilinlang o malilito o magiging pilosopo. Kasi kadalasan, yung mga walang alam po, talagang nagiging pilosopo. Kasi dun sa sarili nilang kaisipan and understanding, sila naninindigan. Now, balik po tayo sa ating pinag-aralan. Last Tuesday, sinalubong thank you.